Ang Shimano Grand XC Challenge ay kabilang sa mga pinakamahirap na pinadyak ko. Pero para sa akin, hindi doon nagtapos ang challenge. Pagbalik sa Manila, napagdesisyonan kong linisin, i-service at i-detail ang bike ng sagad-sagaran at ng walang katulong. Kaya sa video na ito, makikita natin kung maibabalik ko sa like new condition ng aking bike. Spoiler alert, oo. Hindi biro ang lahar. Ito ay buhangin at hindi lupa. Buhangin equals sand. So, combined with the fresh water of Sacobia River, literal na parang nag-wet sanding ka sa components ng bike mo. At kung hindi mo man lang binanlawan ng bike after ng race, patuloy ang grinding ng sand at metal. Assess muna natin ang damage, so to speak. Tingin ko, kailangan i-overhaul ang drivetrain. Backlash cogs, RD, cranks, at BB para malinis ng wasto. As for the frame and fork, since glossy ang finish ko, kailangan ng proper washing para hindi mag-develop ng swirl marks. Magsimula na tayo sa washing. Yan ang aking dual-purpose sampayan / bike wash stand. Ginagamit ko ang mist setting ng hose sa unang banlaw kapag sobrang dumi ng nililinisan. Mas maraming tubig na naiiwan sa mist setting kaya mas okay ito mag-soak at magpalambot ng nanigas na dumi. Tapos, yung mas malakas na water setting naman para may konting pressure. Tinanggal ko ang as much buhangin as possible gamit ito bago ako magsabon. Baklas kadena na rin tayo, total drivetrain overhaul naman. Binaklas ko na rin ang cranks para mas madaling linisan at para mabugahan rin ang bottom bracket shell. Hindi ko na lang din na close up pero parang only ang nahuhulog na buhangin mula sa bike. Nabaklas ko na ang gulong nang mapansin kong may tama ang kaliwang bearing ng bottom bracket. Balikan natin ito mamaya, baka may na-stuck lang na buhangin. Oras na para magsabon. Regular car shampoo lang ang gamit ko at microfiber towel. Pabuloyin ang shampoo sa bucket ng wagas. Mag-degreaser muna sa natitirang components and let it soak para sabay-sabay na ang banlaw. Himas-himasin ang frame gamit ang mabulang basahan. Kung maayos ang pagbanlaw, mabula ang sabon at malinis ang microfiber, maiiwasan ang maliliit na gasgas at mapapanatili ang kintab ng frame. Pagdating sa pagtuyo, gumagamit ako ng blower. Malaking tulong lalo na sa mga singit-singit at sa mga components. Magandang investment din talaga ito dahil marami pa siyang ibang uses. Once patanggal ang majority ng tubig, dampi-dampi na lang ng basahan. Tignan natin ngayon ang kalagayan ng bike. Pwede na, pero malayo pa tayo. Baklas tayo ng cogs para malinis natin ng wasto. Medyo sinapian ako pagdating sa paglinis ng cogs. Gumamit ako ng kombinasyon ng degreaser at brake and parts cleaner. Once lumambot ang grime, kinuskus ko ng basahan hanggang sa naging like new na talaga ang condition. Balikan natin ang bottom bracket. Tama ang hinala ko, may tama sa kaliwang side. Karma na rin siguro dahil sa pagtitipid. Check nyo yung video ko ng crankset upgrade para malaman ang storya ng BB na ito. Sa ngayon, no choice kaya ibabalik ko muna to. Same process lang din sa paglinis ng crankset. Binaklas ko na rin ang chainring para matanggal ang mga nakasingit na buhangin. Buti na lang din pala dahil ang dumi na talaga. Pagdating naman sa rotors, chain at RD, same process lang din. Sa RD, baklas mga pulleys para mas madaling linisin. Ang wheelset naman, car shampoo lang. Siguraduhin lang na madadaanan ng sabon ang lahat ng surfaces, lalo na yung main body ng hubs. Sa puntong ito, malinis na lahat ng parts at components kaya ready na for reassembly. Ito nga pala, satin-satin lang. Halos isang linggong nakatenga ang mga piyesa ko sa garahe.
Tinamad ako matapos ko langin ang oras noong unang araw. Kung wala pang nagaya ng ride, baka hindi ko pa ito binuo. Hashtag DIY problems. Final inspection sa frame habang wala pang parts. Yung mga kasulok-sulukan, pagkakataon ng linisin habang maluwag. Kapag may mancha naman, gumagamit ako ng cleaner wax na pang-auto. Wax sa fork para di kapitan ng putik. At konting wax din sa cranks para mas matingkad ang itim at dagdag protection na rin. Okay, reassembly time. Grasa sa bottom bracket shell. Install ang bottom bracket. Install ang cranks. By the way, inuulit ko, may video ako tungkol sa cranks na to. Link nasa description below. Balik ang super clean cogs sa hub. Ikabit ang brake rotor. By the way, check it out my titanium bolts. Torque wrench ang gamitin para hindi ma, quotation marks, lost thread. Balik na natin ang pulley sa RD, tapos patak-patak ng konting oil. Eto ngayon, magkakagulong na ulit ang bike ko. Tapos, kabit na ng RD, kabit ng chain, at tono-tono ng shifting. Front wheel na lang mga kapadyak, tapos ride na! So, eto na siya ngayon. Drivetrain, cockpit, fork and front wheel. Pero, balikan ulit natin yung napakalinis na cogs. Yun oh, pwedeng dila-dilaan. Okay, one final inspection under the sun. Kinabukasan na nga pala ulit ito, bago mag short ride. Tingin nyo guys, ako masaya ako sa naging resulta. Pero siguro yung mga iba sa inyo na mas practical, sasabihin, kung pinalinis mo na lang yan, isang oras tapos na. Tama nga naman, pero ako nag-i-enjoy talaga ako sa proseso ng pag-detail at pag-service. Iba kasi yung satisfaction sa huli eh. Doon sa punto na tapos na lahat tapos tinititigan mo na lang yung bike. Ako nga pala si Mark. Thanks for watching. And although technically hindi naman ito upgrade, kita-kits pa rin until the next upgrade.